Minder. Okay. So ito po ay mahalaga may discuss ulit natin para hindi lang po yung ating mga kabataan ang maka-inline dito at maka-avail, makarinig ng salita ng Panginoon regarding this issue, pati po tayo mga parents so that we can really be in partnership lahat po tayo at tayo po ay ang ating preparation ay sure and secure dito sa coming season. So maaaring pong sa ating discussion ay si Tito Moy pala. Okay, i-admit ko lang. Okay, Tito Moy is coming. Okay na po. Okay, so complete, tama-tama. We are all here. Okay, so ito po si Mami Glens. Siya po yung ating speaker sa hapon po ito. I just keep the table for her. Medyo nga lang siya, medyo side view lang. Medyo side view po ako kasi mula ngayon, bukas hanggang Monday po ay kayanin ng grace, ay kayanin ko po sa biyaya ni Lord. Pinilit ko lang siya kasi sa tingin ko po mahalaga po ito. So sabi ko, there could be no other better na mag-discuss nito kundi ikaw kasi na-discuss mo nito sa Select Arrow. So kinuha ko po yung kanyang time, ang kanyang energy. So, Mami Glens. Okay. Magandang hapon po sa bawat isa. Pribileyo po ito pag may ganito pong pagkakataon. Sa akin, ang tingin ko lagi ay privilege. Kasi we have only one life that is going to be given to God and His work. At kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon, di ba? Sa panahon na maaari tayo maglingkod. And how we desire to serve you well, our generation and the next generation for kingdom building in this hour and this season. So magandang hapon sa bawat isa. Ang akin pong isi-share na sinadjust ni Pastor Jerry ngayon, kasi dinelegate niya po sa akin ngayon lang, kumakain ako, kaya parang di ko nalunok ang kinakain ko. Ayun talaga dapat sa ngayon season na to, biglaan. Kaya medyo nagulantang po ako. So ito po, ano po ba ang dapat natin gawing mga practical aspect? Actually, tinuro na po namin ito sa recorded preaching namin nung lockdown plus sa Select Arrow na ituro ko na rin po ito. Pero na-request niya at sinuggest ni Pastor Jerry na ito ay i-share, pag-aralan ulit natin. Kasi mayroon pa po tayong 3 weeks. Sa Kairos season, mayroon pa po tayong 3 weeks. Remember, ang Kairos season nag-start po ng 8th of April at ito po ay magtatapos ng October 31. So any day from now, any day, any moment from now, from today, will be the final outpouring of the Holy Spirit. Kaya kung di po tayo naka-posture ng tama at destabilize tayo sa panahon na nagbuhos ang kapangyarihan ng banal na spirito, I don't think we could be a participant. So kaya nga po ngayon kailangan maging more vigilant po ang bawat isa, maging very strong, hindi tayo papayag na ma-destabilize tayo sa naghanda tayo, halimbawa ilang buwan tayo naghanda since April, since naraman natin ang katotohanan na to. Pero sa huling araw pala, doon pala tayo ma-destabilize and we cannot afford to do that because we can never measure the coming event. What is the next of COVID, hindi natin kaya sukatin kung anong challenge ang darating. Only God knows it, kaya may preparation siyang binababa sa atin. Meron siyang praise God sa kanyang propeta, praise God sa mga people above us na patuloy tayong hinahanda para pagdating ng event na yan ay nakahanda tayo na malakas sa spirito at meron tayo ng panibagong perspective at meron tayo ng panibagong pananaw tungkol sa mga galaw at kilos ng banal na spirito sa kanyang iglesia.
So wag tayong mag-entertain ng mga spirit of fear, yung ini-entertain sa atin ng mga balibalita ng mga antichrist. Hindi, yes, may antichrist, pero sino bang maghahari? The King of Kings or the Antichrist? Of course, the King of Kings and his people. Doon tayo dapat pumosisyon. Hindi tayo doon mag-agree sa hala, yes, tatakan ng 666. Yes, totoo yan. It's biblical. May antichrist. It's biblical. But hindi pwedeng siya mag-reign, siya mag-govern sa earth na nilikha ng Diyos. Pumosisyon tayo sa perspektibo na ang diablo, ang demonyo, yun ang isa sa mundo. Ikaw at ako ang may rightful owner of the earth because we are sons of the living God. We are daughters of the living God, that which we need to position ourselves in this particular position where God called us to position ourselves. Ito yung dapat natin tatayuan. Kaya ang mga spirit of fear, spirit that cause us anxiety, papalayain tayo dyan ng Panginoon, itama lang natin ang ating mga reaction sa mga dumarating sa atin, lalo ang ating kaisipan. So, buksan natin ang ating Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. Ito ang exhortation ni Paul kay Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 1. You should know this, Timothy, or you should know this, G.H. Jubail family, that in the last days, there will be very difficult times. Pag sinabi ng Bible difficult times, it's in the difficult times. Yan ang description. Verse 2, for people will love only themselves and their money. Ito yung mga most fearful things. Lovers of themselves. Kaya yung self pinapatay ngayon sa atin. Yung works of the flesh pinapatay. Pag nagra-rise up sa kaisipan natin yung mga full of self na mga perspektibo, ay huwag natin pahintulutan yan. Kailangan, we need to rise up above that self. That self must be put to death. Kasi yan ang sumasabotahe sa mga kilos at galaw ng banal na spirito sa atin sa pumamagitan ng kanyang salita na hindi tayo mahanda, na hindi tayo maging malakas spiritually. So for people will love only themselves and their money. But lahat naman tayo aware na ang pera ay walang magagawa sa atin. Kahit anong mangyari, wala talagang magagawa ang pera sa atin at sa mga harapin nating challenges. Kaya ang magkaroon tayo ng another perspective that money is just a tool for us to finish our mandate strong. That's all. Because wealth without purpose is dangerous. Lalo kung ang wealth at puno pa tayo ng self is very dangerous. Kaya ang wealth ay kailangan accurate tayo pag pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng wealth. It is only for the purpose of kingdom building or kingdom expansion on earth. So they will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Ay mga divine thing, hindi na nila ina-acknowledge. Ito yung description ng mga tao sa kapanahon na natin ngayon. Verse 3, they will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride and love, pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Ito, marami nito sa kapaligiran, sa lahat, kahit sa mga kakilala natin. Yung mga religious lang, pag sinabing religious, marami lang alam sa Bible, pero hindi naman naisa sa pamuhay. O kung naisa pamuhay man, hindi nadala sa to the next level, naging remain stagnant, kaya hindi naging relevant sa present move. So they will act religiously, but they will reject the power, the life of the word, the life of the spirit that could make them godly. Stay away from people like that. So kung mayroon man tayong kinukonektahan na ganitong tao, ibig sabihin, learn the principle of contact without contamination. This is very important. Hindi sinabing pabayaan sila, but learn how to have contact without being contaminated. Keep your spirit strong and buoyant.
Kasi ang mga toxic people, kaya nga sinabing toxic people kasi full of toxins sila. Yun ang iingatan natin ngayon, na hindi tayo ma-influence ng mga toxic people. So, pag mayroon tayong kinukonektahan na toxic people, ibig sabihin, learn how to contact without being contaminated. Verse 6, they are the kind who work their way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. So ano ang inaatake? Every home, every family, every household. Kasi pag naatake na ang isang pamilya, ang society is also affected because the one and foremost institution that is established by God, that was been established by God, is the family. So kung every family is attacked of this kind of demonic spirit, ang society ay nasa decay, nasa decline. Kaya ang bawat bahay at bawat tahanan, every household, home, and family of every one of us, especially in the tribe, ay kailangan mag-rise up to a whole new level in such a way that we could stand against the onslaught of the enemy in the days to come. Ito ang, lalo na ang mga father of the house. So, kasi you need to take your position, father of the household, father of every home, take charge. Hindi ang asawang babae ang mag-in charge kasi wala yun sa divine order, wala na. Maliban na lang walang capacity ang father of the house. So kapag walang capacity ang father of the house, ang babae ang mag-take charge in the spirit, but not na hindi ibig sabihin na i-overpowered yung kanyang husband. But in the spirit dimension, you are just standing on your husband's behalf. But eventually, ang husband mag-rise up kasi kailangan po ito natin maayos ang divine order. Verse 7, such women are forever following new teachings, but they are never able to understand the truth. These teachers oppose the truth just as Jannes and Jambres oppose Moses. Ito yung mga opposition. They have depraved minds and a counterfeit faith, yung mga fake. Pero sa panahon natin ngayon, ma-obvious. Sa after October, obvious na ang fake. Obvious na ang counterfeit. Nakakita po naman tayo lahat ng nagbibilang ng dollar, di ba? Sa Pilipinas, pag nagpapalit tayo ng dollar, magagaling ang mga naghahawak ng dollar. Mayroon, alam nila ang fake at hindi. Ano pa kaya sa kingdom? So, after August 31, October 31, immediately, alam, madi-determine ang church kung sino ang fake. Who's who in the soul, sabi ni Papa Jonathan. Alam ng spirit mo ang fake. Alam ng spirit mo agad ang connected at hindi connected. Alam ng spirit mo ang nag-honor-honoran lang. Alam ng spirit mo ang hindi genuine. Kaya ito yung Ito yung portion natin. Now, verse 9, but they won't get away with this for long. Someday, everyone will recognize what fools they are. Maliwanag po o marirecognize. And then, verse 10, but you, O Timothy, but you, O G.H. Jubail family, certainly know what I teach and how I live and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. You know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted at Antioch, Iconium, and Lystra. But the Lord rescued me from all of it. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. But evil people and impostors will flourish. They will deceive others and will themselves be deceived. But you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. And 16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people
like you to do every good work. Amen and amen. Amen. So let's all pray. We thank you, Lord God, for this afternoon that your Holy Spirit is around us. Yes. Is with us, O Lord. We thank you so much, Lord, that everyone would operate in the dimension of the Spirit. We will learn how to enter into the dimension of the Word. We will learn how to connect accurately to the Word and to the Spirit of the Word. As we pray, O Lord, as we continually decree, O Lord God, this Word, let this Word form us and shape us and fashion every one of us in preparation for this coming outpouring of the Holy Spirit, for us to be prepared completely and vigilant in this coming event that is about to come on the face of the earth. We believe, O Lord God, that in this season, every one of us is now in the posture, in a poise that is being prepared, O Lord God. We are being infused by the strength, and we are being infused, O Lord God, by the revelation. We are being infused, O Lord God, with life and strength into our inner man, so that our inner man will rise up higher and higher and higher and to the next level, O Lord God, so that our inner man will be the one who is going to become a master of ourselves, no longer the flesh, O Lord God. Every flesh right now, every self, Lord God, agenda must be put to death in the name of Jesus. And we are making a public declaration in the dimension of the Spirit that everyone, especially particularly the father of every household, of every house, of every home, and every family, Lord God, should rise up in Jesus' name now! 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 In Jesus' name, I decree and declare right now, you father of every household, take up your position in the name of Jesus. Do not allow every strongholds, every part, every curse of a generational curse, every strongholds of the enemy to influence every household in the name of Jesus. We decree right now, O Lord God, that every household, every home, every family will become conducive for the preparation, O Lord God, of the Spirit's outpouring right now by the Word and by the Spirit. Let every home, let every family, let every household be saturated, Lord, by the spirit of fear of the Lord and the God consciousness, O Lord, right now in Jesus' name. I decree and declare, Lord God, a stirring up of the Holy Ghost, every household, to every man, to every woman, O Lord God, down to the children and siblings in Jesus' mighty name. And therefore, we decree right now that every strongholds of the enemy has no power, has no authority in every household, particularly in the Golden Harvest Jubel and the Golden Harvest Tribe. Now in Jesus' mighty name, we decree right now, O Lord God, that your impartation must take place, O Lord God. Make our home a conducive place, O Lord God, to habitate. Make our body, make our lives a very conducive for the Holy Spirit, not just to visit, but to habitate, O Lord God. We will be God's habitation. We will be God's expression. We will be God's expansion. We will be God's example. And we will be a kingdom expansion and expression on the ground from this day onward. Lord, let the science be birthed out through us right now. Let science travail, O Lord God, and be birthed out, O Lord, through us now in the name of Jesus. We pray right now that everyone, O Lord God, every household, every husband and wife should become an accurate partner so that we could accurately partner with the Holy Spirit, O Lord God, to build our generation, to build our future here and now, and to build science, O Lord God, in our household in Jesus' name, so that we can be a participant of the divine activity that is about to come, O Lord God. We can be, O Lord, in a position that we can negotiate the future and the destiny of our next generation, O Lord. And from this day on, Lord, let the impartation of your word, of your life, O Lord, of your grace right now be received by each one in Jesus' name. Receive it right now. Receive it right now in the name of Jesus. Every influential, O Lord, of the kind spirit, Nicolaitan spirit, O Lord God, O Absalom spirit, Jezebelic spirit, in the name of Jesus, we do not allow it in every home in Jesus' name, but we are declaring, O Lord God, a Jehovah anointing in every household, O Lord God. Let the Jehovah anointing to be received in every family, in every household, Lord God. An anointing that kills Jezebel in the name of Jesus be the portion, O Lord, of every family, of every and of every household in Jesus' mighty name. An anointing, the grace, Lord God, that destroy the Absalom spirit, the Nicolaitan spirit, and the Cain spirit, Lord, in every household, Lord God. Let
the anointing and the grace of this kind of graces that from the throne, Lord God, be imparted to every household, O Lord God, so that everyone could detect this kind of demonic spirit that destroying the next generation in this hour, in Jesus' name. We do not allow it to enter in every home now in Jesus' name. But everyone, Lord, should align to this word of the Lord in every household, in every family, to be secured in the days to come. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen and amen. So receive the revival of the Spirit and the revival of the Word. Let's go to our lesson. Hindi po ako galit. Yan ay bunga lang ng pagmamahal ko sa inyo. Galit po ako sa demonyo na umaatake sa kada bawat pamilya. Ako ay, alam nyo naman, kilala nyo naman ako, how passionate I am for you and for the next generation to be built up so that we can influence every domain, every generation, and every nation in our lifetime, in our lifetime. Isn't it great to have this kind of privilege and favor that the Lord had been entrusted unto us, especially in this tribe, na ma-influensyahan natin ang domain. Pero hindi natin pwede ma-influensyahan ang domain o ang generation kapag hindi tayo clean. God will not allow it pag hindi tayo pure, pag hindi tayo uncontaminated. Pag wala tayo ang puso natin sa posisyon na yun, laging may potential contaminants, we can never finish our mandate strong. So, i-resolve natin ito, mga mag-asawa, resolve natin ito the most possible way, resolve natin, mag-check-upan tayo, magkaroon tayo ng evaluation kung may potential contaminants, kung ang honor and respect hindi pa accurate na nai-apply sa bahay. Kung honor-honoran lang, ay nako, kung honor-honoran lang tayo sa mga people above us, so to your spiritual parents, ay check natin ito. Kasi it's not just about giving tithes, it's not just about giving your respect, but the accuracy ang pinag-uusapan natin dito. I-settle ang mga dapat i-settle. Ang mga in-impress sa'yo ng conscience mo, ng Holy Spirit sa ating buhay, i-settle natin ito ngayon pa lang kasi nagki-cleanse ang Holy Spirit sa bawat bahay natin ngayon, sa bawat pamilya, sa bawat household. God, the Holy Spirit is cleansing us out. Kaya kung mayroon kayo ng mga parang kabigatan sa loob, makinig sa Holy Spirit. Holy Spirit, ano po ito? Pag may ganon, wag niyong i-blame sa iba. Ikaw at ikaw lang, o ako at ako lamang ang pinaproseso na Lord. Kaya nga sabi ko sa mga select arrow, sa mga sa Philippines na select arrow, hindi aksidente na puro kayo sa lola at lolo nyo nakatira. Hindi yan aksidente. Kasi ang mga taga-Pilipinas, puro nasa lola at lolo. Sabi ko, it is just a move of the Lord na tinukunik kayo sa generation. Kasi yung na-secure ng mga lola, kahit hindi sila born again, kahit hindi sila nag-church, but somehow because of the righteousness of their heart, may na-secure sila sa spirit dimension. Yun ang kailangan nila dapat din ma-access ng mga next generation. Kaya nga sabi ko sa kanila, pag mayroon ng sitwasyon, may challenges kayo between lolo and lola or lola at in you, hindi si lola ang prinoproseso. Hindi si lola ang pinaprocess. Ang pinaprocess, yung tumatanggap ng word. Ikaw at ako na tumatanggap ng salita ng Diyos, tayo ang pinaprocess. Yeah. Hindi ang mga kaharap nating tao, hindi yung mga sa people around us. Ikaw o ako na tumatanggap ng salita ng Diyos, na nananampalataya sa Diyos, ikaw at ako lamang ang pinaprocess. Kaya wag mong i-blame doon sa iba na kasi si ganito kaya naging ganito ako. Ay naku, stop the blaming game, okay? Ang kailangan tayuan nating perspektibo ay ako nga ang pinaprocess kasi ako ang tumatanggap ng salita at para sa akin itong kabutihan. Kapag meron ka pa ng mga neuronegative reaction dyan, settle it immediately with God because that is a potential contaminants na makakasabotahe na hindi tayo maging participant of the Holy Spirit's outpouring. So ito yung kailangan nating lakaran na mga bagay na ngayon. It's very... very crucial. We have just 3 weeks. Namalayan mo yung 3 weeks na yan, tapos na. Saka ka palang maalimpungatan na nga, dapat nag-prepare ako. Kasi ang hindi mo maramdaman halos na nabuhusan ka na ng outpouring of the Holy Spirit kung hindi ka nasa posture. Malalaman mo na lang after kasi na halata mo na
tumaas na ang perspective o yung discernment spirit mo, obvious na sa'yo yung counterfeit, obvious na sa'yo yung honor-honoran, obvious na sa'yo yung mga bagay na hindi divine, mau-obvious mo yun. Why? Kasi tapos na pala yun, yung sinasabing event in this Kairos season. But this must not be our portion. This must not be our portion. Our portion is we need to position ourselves for us to be prepared for this coming major event. Kasi hindi ikaw at ako babalikan ng banal na spirito. Hindi pwede na pag naiwanan ka o na-miss out mo ito, hindi pwedeng, ay, balikan ko si ganito kasi hindi ko siya. No, hindi pwede. Kaya tayo ang pumosture ng tama, tayo ang magligay ng disiplina. Ang ating kaisipan, ayusin natin para ito ang ating total one line ng spirit, soul, and body. Kasi pag dislodge ang kaisipan, sa isip pa lang, sabotahin na ang mga bagay-bagay na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Okay? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon is what must we do in this Kairos season that was given by God? O what must we do in this opportune time? Well, explain na sa atin ang Kairos season ni Mama La, Pastora Rena Joyce. In-explain na rin namin ni Pastor Jerry nung during the lockdown what is Kairos season. Ngayon, ito ang tatalakayin. Ano ba ang mga practical kung dapat gawin para ako mahanda? Meron tayo ng slide, diba? Yeah. Okay. So may technician po ako dito sa tabi. At salamat po sa privilege. Nasaan po yun, darling? Okay, number? Pero may, bago tayo sa dito sa Kairos season na to, meron tayo ng 12 promises of the Kairos of God. Ito yung 12 promises na ito. Ito yung mga benefits natin during this Kairos season from April to October. Mga naranasan po natin ito. Hindi nyo lang halos napansin, pero naranasan natin. Dominion anointing, naranasan nyo na yan. Supernatural divine activities in heaven and earth, ang mga extraordinary protection, provision, and prophetic fulfillment, mga extraordinary promotions nyo, yan ay naranasan natin. Heaven will be pulsating with divine activities. Ang mga divine activities sa bawat bahay ay meron ng mga karanasan. Ang mga anak natin, yun nga lang, hindi sa atin makapagkwento ang iba, pero naranasan yan. On a different level, in a different measure, but I believe everyone, because those who believe will experience this. God awareness and God consciousness, naranasan natin yan. Yung tipong magkukonflika yung mag-asawa pero tinigil nyo pareho kasi pareho kayo na convict ng Holy Spirit na hindi ito tama, hindi ito po pwede. Di ba tinapos na natin ito? It is a God awareness and God consciousness. And then spirit of faith and sense of expectation will increase. Now in this Kairos season, di ba, very strong ang spirit of expectation natin. Ano kayang magaganap? Ano kayang mangyayari pagkatapos ng final outpouring? Paano ko kaya matatanggap? Paano ko kaya masasabi na nabuhusan ako ng final outpouring? Isn't it great that we have this kind of spirit of faith and sense of expectation? Rivers in the house. Pag sinabing rivers in the house, abundance of the word of God. Naramdaman niyo po ba? Naramdaman natin. Nalilito ka kung ano ang pakikinggan mo ngayon. Kay Dr. Jonathan David ba? Kay Dr. Tonde Bakari? Kay Mama La? Pastora Rena Joyce? O sa PFC? Diba? Sobrang abundance ng word. Disiplina lang ang kailangan para mabuild mo ang inner man. Pag di pa natin na-build ang inner man natin with this kind of kind of a river or flowing of words of the Lord, aywan ko na lang, kakulangan, negligence na talaga on our part. Ang daming mapagkukuha ng salita. Kaya ay samo ko po sa inyo, wag na muna kayo makinig sa hindi natin ibig sabihin sa labas. Sa atin pa lang, ang dami na Dr. Jonathan David teaching, Dr. Tonde Bakaris teaching, Mama Las teaching, ang ating PFC, yun pa lang, ito pa lang, the streams of living water, hindi na halos natin manguya, hindi na halos natin malunok, sa dami, sa abundance, tapos maghahanap ka pa sa iba, ano ng klaseng frequency mayroon tayo. Kaya dito lang tayo muna, ay samo ko po sa bawat isa, dito lang muna tayo kumonsentrate.
connect to the right source, connect to the right source, that which is clean and uncontaminated, kasi yun ang nasasagap din ng ating espiritu. That is rivers in the house. That is the torrential rivers in the house. Nararamdaman nyo ba yung pressure? Sa PFC na lang, may nagkwento sa akin na isang GH church. Hindi pa nga daw nila nauubos i-review ang PFC Wave 1. May Wave 2 na, sabi niya. Kaya hindi ko alam kung paano ko ito ilagay iulit sa, i-re-echo ulit sa church. Kaya sabi ko sa kanya, I suggest, para hindi kayo ma-left behind ng tudo-tudo, umpisahan mo na ulit itong wave 2 para di kayo ma-left behind dun sa wave 1. So yan yung rivers in the house. Rivers is the word of God. God's revelation over our nation. Di ba nga dati hindi mo na ipagpipray ang bansang Saudi Arabia, pero ngayon parang hindi pwedeng hindi nakasama ang bansang Saudi Arabia o bansang Pilipinas sa ating mga pinapanalangin sa 8 o'clock prayer. Yan yung God's revelation over our nation. You started carrying our nation in our heart. Kaya nga pag may nakita kayo sa social media that is against our president, against our nation, or against yung mga bagay-bagay sa Saudi Arabia na negative, we start expanding in on behalf of the nations, Philippines and Saudi Arabia. That is the revelation over our nation. And then progressive revelation of Christ, that is in the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Progressive revelation of Christ sa banda baba ng ating slide. Diba, dati iba ang perspective mo kay Christ, ngayon nabago ang perspective mo, perspective natin kay Christ, lalo sa kanyang kingdom. Dati takot na takot tayo sa mga 666 na tatakan sa mga anti-Christ kasi akala mo ay sila ang maghahari. Pero ngayon, we change our perspective, we change our position. It is the kingdom of God that will prevail. It is the kingdom of God that is going to be birthed out on earth. Ang anti-Christ ang hindi makakapag reign. We are the one that is going to reign, to rule with Christ on earth, here and now. So nagbago ang revelation natin sa kay Panginoong Jesus. Now, the Passover miracle. Lahat natin naranasan ang Passover miracle. Kahit na may exposure tayo sa mga infected COVID virus patient, pero di ba lahat tayo ay lahat... Every one of us experienced the Passover miracle. When we say Passover miracle, yung spirit of death hindi dumating sa ating mga tahanan. Nilagpasan tayong lahat. Ang kahit na meron ng mga very potential na magkaroon tayo nitong COVID virus, pero hindi inalaw ni Lord. That is the Passover miracle. Isn't it a privilege in the favor and extraordinary covering and protection from God that you and your family, my family and everyone's family in GH tribe, in the whole tribe, in the GH Jubail was been spared from this kind of pestilence and pandemic or challenges. That is the Passover miracle. Now, greater measure of the Holy Spirit. Diba ngayon, mas sensitive ka na kaysa sa dati. Mas sensitive ka na sa paggalaw at kilos ng Holy Spirit, pati sa mga anak mo. May mga divine encounter ang mga anak mo, ang mga bata, pero you become sensitive to this move of the Holy Spirit. Pag di pa tayo naging sensitive ngayon sa galaw ng Holy Spirit, ewan ko na lang anong ginagawa, anong operational dynamic ang ginagamit natin. So ito yung mga promises ni Lord during this Kairos season. Angels on assignment is very, very obvious in our season. Kung di nyo naranasan kahit dahil di nyo lang napansin. Marami kami mga experience on this angels on assignment, pero we don't have the luxury of time to share it with you. And then greater measure of sonship, lumago ang bawat isa, ang inner man natin lumago. We go into another level of dimension of sonship. Kung dati pasaway ka, ngayon di ka na pasaway. Kung dati ay may mga bagay-bagay ka pa na mga wrong reaction, ngayon pinipili, dinidesisyonan mong hindi na ako dapat mag-react ng ganun kasi ako ang pinaprocess ni Lord. So you have now and I have now a greater measure of sonship. Ito yung mga naranasan natin during this Kairos season. And this could be brought up to the next level kapag pag di tayo manghinawa, di tayo madestabilize. And then, next slide please. Salamat po. What must we do in this Kairos
time of God or opportune time of the Lord. So, yan ang 9. Mayroon tayo ng develop God consciousness through prevailing prayer and passionate worship. Build strong inner man by praying in tongues. Be equipped with the word of God. Good fellowship with the care group or yung ating mga cell group. Honor God with tithes and offering. Be healthy. Maintain a clean and undefiled spirit. Enlarge the faith capacity to overcome. Pray a governmental prayer for the nation. Ito ang mga practical application. Meron pa tayong 3 weeks na para ito natin. Ang iba naman na, sa atin, lahat na nito gumagawa almost. Pero pag ginagawa na natin ito, I strongly encourage you to bring this to a whole new level in this season for 3 weeks time. Sa select araw, sinabi ko sa kanila, every day you need to pray in the Holy Ghost for at least 15 minutes up para ang God consciousness ay madala to the next level, ang inner man ma-strengthen to the next level. Everything will be brought to the next level when we commune with the Holy Spirit on to the next level. So let's go to the next slide, please. Develop God consciousness. Ako naman ay naniniwala na lahat na tayo mayroon ng God consciousness. Pag sinabing God consciousness, yung bang immediately, pag meron ng hindi righteous na nag-arise sa kaisipan mo, you pull it down. You demolish it immediately. That is God consciousness. Pag yun nga yung in-example ko, yung sa mag-asawa na lang, yung potential conflict and arguments, agad-agad nyo itong na ceasefire. Agad-agad nyo itong na-stop. Kasi may pareho kayo may God consciousness. Very strong. Hindi mo lang din malaman bakit very strong na sa'yo na kahit gusto mong pumatol o kapatol-patol, pero ikaw mismo sa sarili mo, i-restrain mo ang sarili mo to be in a good posture, to be in a poise. Kasi ang importante ang posture mo sa harapan ng Diyos. Eh halimbawa, pinatulan mo. Sino ang nasira ang posture sa harapan ng Diyos? Hindi naman ang asawa mo. Kung sino ang pumatol una, yun. Kaya mahirap ibaba ang ating level sa level na hindi ka posture. Ito maging conscious tayo dito. So develop God consciousness through prevailing prayer, praying in the Spirit. Pag sinabing prevailing prayer is praying in the Spirit. Start praying in the Spirit. Sa Spirit ka kaagad. Doon ka agad akyat sa dimension of the Spirit. Pag sinabi natin spiritual dimension, lugar sa spiritual. So, tasan na natin ang perspektibo natin. Nasanay tayo na mga natural lang tayo. Pero ngayon, supernatural will become so natural in us or must become so natural to us. Every extraordinary will become or must become extraordinary with us. Yung bang tipong every time you pray, doon ka kaagad sa trono, sa harapan ng trono ng Diyos. Seated at the right hand of the Father in Christ Jesus, far above all rules, all powers, all principalities, and all authorities. Yun ang posisyonan agad natin. That is prevailing prayer. Diba lagi natin tinuturo sa church, when we speak, that is in a position, meron nangyayari on the ground. Yeah. Yes. Kaya doon tayo pumasisyon sa posisyon na kung saan tayo niluklok ng Holy Spirit o saan ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, stop thinking so natural. Huwag tayo mag-operate sa natural. Mag-migrate na tayo lahat sa spiritual things. Every day, maging conscious tayo na may lugar sa spiritual. At ang lugar sa spiritual ay doon tayo dapat manirahan. Doon ka dapat pumosisyon. We are on earth, but we are in this world, but we are no longer of this world. Nandito lang tayo, physically, pero ang spirit at position mo ay dapat nandun sa spirit dimension. That is prevailing prayer that in every day, bago tayo bumangon,
kailangan ang mind natin nakaposisyon na, pero kung marami ka pang kaisipan, punong-puno ka pa na nasa isipan ng mga natural na bagay na hindi divine, hindi heavenly eyes, something is wrong. Distabilisado ka umaga pa lang. Kasi natulog ka kung ano-anong kaisipan. Destabilize na sa kaisipan sa gabi pa lang. So, ito ang posture na babaguhin natin. It has something to do with the mind. It has something to do with the mind. Ayusin natin ang ating thinking pattern. Ang thinking pattern kasi na na-develop sa world ay ganito. Lofty things, speculations, and strongholds and fortresses. Yan ang mga thinking pattern sa world. Dapat di na tayo dinodominate ng mga thought pattern na yan. Yung mga sa world, sa market, ang spirit of poverty, spirit of greed, spirit of poverty mentality, spirit of entitlement mentality. Yan ang mga worldly thought pattern. Kapag meron pa tayo nito sa ating kaisipan, something is wrong. Kailangan ikaw ang mag-in charge sa iyong kaisipan. You must be in charge. I must be in charge of my thought pattern. Isipin natin na ang iyong kaisipan, ang ating kaisipan is another dimension. Another place. Imagine mo kung ang kaisipan ay bahay. Ialaw mo ba ang mga pag-uugali ng mga ang demonyo diyan? So kung ang kaisipan natin is ang bahay natin. Imagine natin, if our mind, our thinking paradigm, our pathways in our spirit ay kagaya ng kusina mo, ialaw mo ba na may sumisiksik-sik ng demonyo dyan sa kusina nyo? Hindi! Anong gagawin mo? Palalayasin mo siya. Eh pero karamihan ng Kristiyano, maraming nag-allow sa kaisipan nila na demonyo. So it must not be our portion. Ano ang mga demonyong ito? Yung loftiness na yan, yung mga arrogant, yung mga pride, yung mga covetous, yung mga poverty mentality, entitlement mentality, strongholds and fortresses, speculations. Yan yung mga strongholds na kinakapitan ng demonyo na nagtatago kadalasan sa kaisipan ng tao. Hindi pwede. Kung ang kaisipan natin ay kusina natin o kaya master's bedroom, iaalaw mo ba ang diablo na masumiksik doon sa kanto ng master's bedroom nyo? Of course, hindi. Gagawa ka ng paraan na halos kaila mo patayin. Diablo yan eh. Kaaway ng tatay natin eh. Ikaw ba ang kaaway ng tatay mo? Ang kaaway ng tatay mo, kakampi mo? Hindi pwede. Ang lahat ng kaaway ng tatay natin ay hindi mo pwedeng maging kakampi. Ganon dapat ang posisyon natin as sons of God, as sons of the living God. So, ang kaisipan natin, bantayan, be in charge in your mind, be in charge with our mind. Because sa ating kaisipan, doon tayo istadistabilasado kahit punong-puno ang iyong spirito ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Kahit ang inner man mo punong-puno ng revelation or kahit punong-puno yan ng lahat, laman ng what is the future of your generation, ang iyong spirit, punong-puno ng what is divine thing, punong-puno ng what is of heaven, of what is of the Holy Spirit. Pero kung ang kaisipan natin ay merong mga nakasiksik na pag-uugali pa ng demonyo, is destabilado yan, desabotahe yan, lahat ng nasa spirit natin. Kasi, ang lahat ng sa spirit natin na diniposito ng Diyos, lahat ng sa spirit ng sa inner man natin na diniposito ng Holy Spirit through the Word, ay ma-access lamang natin by our thought, thinking pattern. Eh pag destabilisado tayo sa isipan, wala tayong ma-access. Ma-access man natin, hindi full measure, hindi full dimension. Why? Sabotahe pa lang. Mas strong sa'yo ang mga kaisipan na self. Mas strong sa'yo ang mga kaisipan na flesh, sa akin o sa'yo. Ay hindi yun po pwede. Hindi magpo-progress ang mga nasa spirit natin. I hope I am clear with you on this. This is the technology of the spirit that we need to master on. Hindi dapat ang kaisipan natin puno ng mga bagay-bagay na what is of this material world, what is of these earthly things. Pero ang spirit natin punong-puno din ng what is divine, what is of heavenly. Walang, it's a mixture. Saan dadaan ang tinanggap ng ating espiritu? Sa mind. It's another dimension of what has been deposited in our spirit. So saan ito dadaan? Sa mind. Eh bakit hindi maka-full blast ang kapapahayagan sa atin at hindi magka-full blast ang ating mandato sa atin? Why? Kasi sa mind, nasasabotahe ang lahat ng bagay. So ano ngayon ang dapat natin gawin? Renew our mind. Diba? Inutos nga sa atin eh. Hindi si Lord ang magre-renew ng mind natin. Ikaw at ako ang magre-renew ng ating kaisipan. Hindi ang Panginoon.
hindi ang katabi natin, hindi ang asawa natin, hindi ang mga anak natin. Ang magre-renew ng kaisipan tayo. Ano ang pag-renew? Renewing our mind by meditating the Word of God or setting our mind on the things above. So be in charge of our mind. Be in charge. Pag nag-rise up dyan yung mga kaisipan na hindi man makaka-infuse sa'yo ng strength, immediately demolish it. We're no longer children. We're already sons in the house. If we are considering ourselves sons in the house, and therefore we must act as one. We must behave as one. So, yun ang ating kakailanganin na dapat tatayuan. Through prevailing prayer, praying in the spirit. Develop God consciousness through deep, passionate, and breakthrough worship. Okay. Paano ang breakthrough worship? Pag nag-worship tayo, nakaka-breakthrough lang ang ating worship pag ang spirit, soul, and body is in complete alignment unto the throne of the Father in front of God. Pero pag ang nag-worship ka, pero ang nasa isipan mo, yung mga babayaran, yung mga due date, o kaya yung mga may babayaran din sa'yo, yung mga may nakautang sa'yo, wala na. Akala mo passionate na passionate ka. Sensual lang yon. Sensual. Pag sinabing sensual, emotion lang ang nag-worship, hindi spirit. Ang command sa atin is spirits, worship Him in spirit and in truth. Wala doon ang emotion. Pag nag-worship tayo sa emotion, hindi yung breakthrough. Nailit ka lang. Nasiyahan ka lang. Pagkatapos mo mag-worship, back to normal ka. Parang bipolar. Oo, iba ka na ulit. Na-transform ka na ulit kagaya ng dati. Okay lang kung transformation to the next level of what is divine and Christ. Pero kung na-transform ka pabaliktad, deformity, hindi reform, hindi po pwede. So ito ay mga dapat natin magiging vigilant tayo dito. Intentional dapat. So through deep, passionate, and breakthrough worship. Pag sinabing breakthrough worship, hindi ka papayag ng worship mo ay hindi mag-migrate sa spirit. Huwag yung sensual. Ano yung sensual, yung sinampol ni Dr. Tun, di ba, Karen, noon sa conference namin, natatawa ako. Yung mga sensual, pag sinabing sensual, emotional. Emotional worship is not a breakthrough worship. Nailit ka lang, nasiyahan ka lang, kasi nagandahan ka lang doon sa music. Nagandahan ka lang doon sa ginaya mong song, pero hindi naman ikaw talaga naka-breakthrough. You know, when you did a breakthrough worship, there is something that is being adjusted in your inner man, yeah. Na pag naranasan mo ito. Okay? So, there is an encounter always when you have a breakthrough worship. There is always a touch from, hindi pwede na nagkaroon ka ng breakthrough worship at hindi ka touched by God. Hindi pwede. Pag sinabing breakthrough worship, ibig sabihin you feel and you experience an encounter to a whole new level and being touched by the Lord. Ikaw nga, grabe naman, imposible pag touched ka by God na walang nabago sa atin. Kaya every time we have a breakthrough worship, there is changes. There is adjustment in our inner man. Kasi dumidiretso si Lord sa spirit natin. Diretso siya sa spirit. Ang tinatouch ni Lord sa atin is the spirit. Hindi naman yung mind. Hindi naman yung body. He goes directly to our spirit. Kaya nga we need to be in a good posture always in the spirit. Kasi He goes straight to the spirit because He is a spirit. Our God, our Father is a spirit. The Holy Spirit is a spirit. What he is touching and to us is our spirit. Kaya kung hindi tayo okay, di tayo accessible, ang spirit natin hindi accessible to God, ay wala na. Na-cut na. Paano ba hindi nagiging accessible? Pag kontaminado tayo, hindi tayo accessible ang spirit natin kay Lord. Pag full of negativity tayo, hindi tayo accessible kay Lord. Akala lang natin, we assume lang na accessible tayo kay Lord. Pero hindi actually. So pag full of wrong, full of ang dami pang kaisipan na mga wrong na nga, mineditate pa, negative na nga, pinogress pa, hindi tayo accessible kay Lord. Why? We are meditating and progressing what is wrong and what is negative. Sa tingin nyo, magiging accessible tayo kay Lord? No. So let
be in a posture that is accessible to God. I hope I am clear in this. Develop God consciousness that in such a way the sin, the devil, and the sickness consciousness will be gone. This must be cast away. We develop God consciousness to become conscious of the heaven, the God, the Holy Spirit, the angels, and what is divine. So pag God consciousness, hindi mo na in-entertain ang what is sin, what is the devil, yung spirit of condemnation. Pag nakakaramdam ka ng spirit of condemnation, have a right standing with the enemy. Have the right standing with God first and with your enemy, with our enemy. Kasi ang condemnation is not comes from God. That is comes from the enemy, and therefore, sino ba ang mas makapangyarihan? Ikaw ang enemy. When you agree to that condemnation, you give advantage to the enemy upon your life. So stop it. Stop it. Sin, the devil, and the sickness consciousness will be gone, must gone unto our lives. So next slide, please. Develop God consciousness yung una. Number two, building the inner man for strength. Okay, building the inner man for strength, for power, and for demonstrating of the Holy Spirit. Let's open our Bible to Ephesians chapter 6 and 7. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. So, saan tayo pinalalakas ni Lord? Inner man, hindi sa emotion. Kasi pag malakas ang ating inner man, ang ating spirit, ang emotion malakas, ang body malakas. So, pag malakas ang ating inner man, yung ating espiritu na ininfusan ng strength sa pamamagitan ng salita, na ininfusan ng life sa pamamagitan ng word, ang ating emotion na siseto na susort out, ang ating kaisipan na susort out, ang ating pagdidesisyon na susort out, which is in the part of the soul, mind, will, and emotion. So ang spirit natin, doon si Lord nagko-communicate, kaya kailangan good posture tayo lagi in the spirit. Ang spirito natin, doon si Lord nagda-download ng mga plano niya sa atin for the future. Ang spirit natin, doon ang Holy Spirit nagda-download ng mga blueprints. Sa spirit natin, doon nagda-download ang Holy Spirit ng mga instruction, ng mga revelation doon sa spirit natin. Paano ito i-access ang nasa spirit natin na mga word, na mga treasure, na mga kayamanan is through our mind. Kaya nga mayroon tayo ng mga spontaneous thoughts. Pag sinabi ng spontaneous thoughts, yan yung mga kaisipan, yan yung nag-translated revelation from our spirit. Yung hindi mo naman iniisip pero bigla na lang siyang nag-appear sa mind mo, which is you feel hopeful for the future. That is a revelation. So ako usually sinusulat ko ang mga spontaneous thought ko na alam ko galing na na-access ng mind ko galing sa spirit ko. So ito ang pinapalakas sa atin ni Lord, ang spirit man. Remember, we are a spirit in that has a soul that lives in a body. So, verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love, in Christ. Okay. Sa atin, ang espiritu natin, yun, doon nagko-communicate ang Holy Spirit. Sa espiritu natin, nagda-download si Lord ng mga material para sa ating mga idea for retirement plan. Doon si Lord nag-i-equip, doon sa spirit natin, si Lord nagda-download ng mga idea para ma-finish natin ang mandate natin strong doon sa spirit natin. Para ma-access natin ang mga dinownload sa spirit, it has something to do with a renewed mind. Kaya ang thought pattern natin, we should be in charge, we must be in charge of our mind. Huwag mong hayaan na dalhin ka ng iyong kaisipan sa mga nakatira dyan na wrong. Huwag mong hayaan na dalhin ka ng kaisipan na mga na-form o na-mold, na-set sa kaisipan mo na negativity, na negative sa atin. Hindi pwede. Destroy that negative in your mind, in your thought, in our mind, in our thought. We need to destroy it. How to destroy the negativity in my mind? Pag nag-arise ito sa mind natin, do not
meditate on it. Do not say yes to it. Do not allow it to be, to progress. Do not allow that thought that arises, yung random thoughts, ang tawag dyan. Do not allow that random thoughts to manipulate you or to control you. Kailangan tayong may control ng kung ano ang sa kaisipan natin. Kagaya ng in-example ko kanina, na kung ang kaisipan natin ay kusina natin o master's bedroom, hahayaan mo ba na may demonyong nagtatago? Hindi. Ganon din ang kaisipan. So, be in charge. Take up your position in the spirit. Paano ito palayasin? Huwag mong isipin. Eh paano po bang makulit? Ano bang ginagawa natin sa mga makukulit? O di ba? Ganun lang 'yon sa ating kaisipan. Hindi pwede ikaw ang kontrolin ng kaisipang mali. So build the inner man for strength, for power and demonstrating of the spirit. Kasi pag hindi build ang ating inner man, we are easily offended. Yung kunting bagay na pwede mo na mag-sort out sa sarili mo, gagawan mo ng issue. Ibig sabihin lang, weak tayo sa spirit. Kaya pag hindi strong ang spirit, ang mga mumunting bagay may issue sa'yo. Ang mga mumunting bagay tungkol sa anak mo may issue sa'yo. Ang mumunting bagay sa mga bagay-bagay na mga super, mga petty things actually, mga nonsense sa kapanahunan natin ngayon, bibigyan mo ng issue because your spirit or my spirit is not strong. It's very dangerous. Kung hanggang ngayon ay very easily offended ka pa, ibig sabihin, our spirit is not strong. So rise up to a whole new level. Rise up. And we need to keep praying in tongues. We need to keep praying in tongues. Pag nag-pray in tongues tayo, lahat, lagi ko na itong sinasabi sa church dati pa. Pag nag-pray in tongues tayo, ang kaisipan mo ay focus sa Panginoon. Pero pag nag-pray in tongues ka, ang kaisipan mo ay yung mga nakita mo sa social media na nag-arise ang iyong, di mo alam kung inggit o kung na-offend ka o ano, ay something is wrong. Demolish it. Immediately destroy it. Ay nako, kasi nasa butahe tayo dyan. Keep praying aloud. Keep praying aloud. Blast off. Blast off. You learn how to blast off in the Holy Ghost. Allow the Holy Spirit to lead you, to govern you, and to direct you in every prayer time, in every prayer moment natin. Yun ang pagbibuild in the Spirit. Keep praying with the great flow of the Spirit. So alam mo na yun, yung hindi ka patigil-tigil, basta you just go directly. Kuli mama sula baba katilere bebe yolo romo kutula rabayanda silere ya baba katilere ya remo kutula rabayadu kupula raya sula yanda. You go directly to the Spirit realm with your Spirit. So you keep the great flow of the Spirit. Hindi mo inaalaw ang mind mo na sabotahin ang gagawin ng Holy Spirit sa spirit mo. Yun, and then you keep praying with excitement. Alam mo na pagkatapos mo nitong mag-pray kasamang banal na Espiritu, may resulta ito, although hindi mo pa agad mararamdaman, hindi mo pa agad mahihipo, hindi mo pa agad makikita, pero alam mo na itong spirit prayer mo with the Holy Spirit is now in motion to do something that is going to happen on the ground after you pray. So you pray with excitement and you keep praying and understanding with your mind. Pag hindi tayo naka-posture ang ating kaisipan ay hindi tayo ang in charge, dinadala tayo sa wrong pathway, ay hindi tayo maka-pray in understanding. Why? Di maka-access ang mind sa spirit natin. So use the double-edged sword of praying. You pray in tongues. Halimbawa ganito, O Lord, we thank you so much, Lord God, that my children, O Lord God, will be built up into a new greater heights, that they are the one that is going to be a part and a candidate, O Lord God, of what is so-called strategic men and women of God that is going to be established in every domain in our land. So you pray in the spirit, you pray in understanding, you pray in the spirit, you pray in understanding that is ruling and reigning with Christ here and now. So building and at the same time building the inner man, building the inner man, building the inner man. Isn't it dimensional? You build your inner man and at the same time you rule and reign with Christ, and then you secure the future of your next generation and in your family. Compounded. Ang sadya mo lang is to build the inner man, pero actually yung dinire-release mo, you rule and you reign with Christ in the heavenly places, here and now on earth. So compounded na ang benefits.
isn't wonderful and what a great privilege we have in Christ through the power of His Holy Spirit. So that is the way we build our inner man. Ano oras na po pala? Oh, 2 o'clock na. Ano oras ang meeting? Sorry po, na-interrupt. Okay. Okay lang po mag-extend para makaunhan tayo dito. So what must we do in the Kairos time of God? Number 3, equipping yourself with the Word. 2 Timothy chapter 2, verse 15, yung binasa natin kanina. Nag-start lang po ako sa verse 1. So, remind everyone of this things and command them in God's name to stop fighting over words. Such arguments are useless and they can ruin those who hear them. Work hard so God can approve you. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. So we need to be empowered and to be equipped by God's word para maging approved tayo. Not just in the sight of man, but in the sight of God. Pag approved tayo sa harapan ni Lord, hindi pwedeng hindi tayo maging approved sa men. Pero we are not going to please people. Ang priority natin is to please God. As long as we are doing our part accurately, rightfully, within the context of righteousness with the people around us, safe tayo doon. Ibig sabihin, ang approval ng Panginoon ang ating sinisik. Bakit natin hanapin ang approval ng mga tao, lalo ng mga ungodly? Eh, hindi naman sila ang Lord natin. Ang Lord natin is the God of heaven, the God of generation, the God who is the possessor of heaven and the earth and who is the creator of heaven and the earth, which is also our Father. So, doon, yun siyang ipi-please natin. So, how to equip ourselves with the word of the Lord is to learn how to connect accurately with the word of God. Put ourselves into God's word. Yung pag narinig natin ang salita, pag may nag-resonate sa ating salita, and we say yes, immediately that word is in our spirit. Yeah. Ganon ang technology ng spirit dimension. Yeah. Alam natin ito. Kaya importante yung yes and amen natin. Akala natin wala lang yun. Akala natin expression lang yun ng mga born again Christian. No, it's a technology. It is in the Bible that when we say yes, when we say agree to the word of the Lord, that word that resonate into your spirit, with whom you agreed upon, that word become a part of your spirit. Yun yung na-deposit sa atin. Kaya nga, mahirap mag-agree sa mga alam mong hindi truth. Kasi pag nag-agree ka doon sa kahit hindi truth, when you agree, it means you open up your spirit to the word, to the mga bagay na hindi naman pala truth. Kasi ang technology ganito, paano po magsarado at mag-open ng spirit? When you believe and you say yes, it means you open up your spirit. Yeah. Kaya ang kontaminasyon ay nakakapasok kasi kahit na hindi sa truth, walang basihan sa truth, yet you agreed on it, it means pinapasok mo pa rin yun sa spirito. Kaya mixture ng spirit natin. Meron ng truth, meron ng hindi, base sa truth. Mixture. Pag mixture ang spirito ng isang Kristiyano, it's very dangerous. Very dangerous. So, paano po matanggal ang pagiging mixture? I-undo mo yung kasinungalingan tinanggap mo o tinanggap ko. I-undo natin yung mga kasinungalingan na tinanggap natin para hindi natin ito hindi tayo maging mixture sa ating mga espiritu. Itong technology ito, pag na-master natin ito, very easy. Life is so simple. Pinasimple na nga ni Lord nung lockdown ang buhay natin. Bakit gagawin pa nating mga komplikado? Komplikado lang kasi pag ang self nagra-rise up, hindi pa rin natin ito napuputol. Kaya komplikado. Pag full of self, pag mga flesh na yan, mayroon pa rin ang mga hindi pa na ililibing. Ay, naku, mahirap. Kaya sabi ko nga, bago ilibing, patayin muna kasi kahit na ilibing na, pagbuhay pa, bumabangon pa rin. Gawin na natin ito na ngayon na maging deliberate tayo. So equipping ourselves with the word is we need to get into the word. Isipin natin na, halimbawa, yung binasa natin kanina,
ako pag pinag-aaralan ko yun, parang ako ang pinagsasabihan ni Paul. Yeah. Parang ako ang pinagsasabihan, hindi si Timothy. So pag may binasa tayong salita sa Word of God, ilagay, get into that word. Ipasok natin ang buhay natin doon sa salita. Para tanggap na tanggap ng Espiritu natin ang salita. Yun yung ibig sabihin, we need to see ourselves in the Word so that we can enter into the dimension of the Word. Yung parang ikaw ang nandoon. Yung halimbawa, yung wedding of Cana, nung nag-utos ang Panginoon na punuin ang tapayan, ano ang tawag doon? Banga? Punuin ang banga. Ako pag binabasa ko yun, iniisip ko nandun ako, audience ako, nung pinupuno ng mga inutusan ng Panginoong Jesus. At yung ginawa niya itong wine, at doon sa piging, doon sa banquet, ang sabi, the best is reserved for the last, yung wine. Parang audience ako. Ganun ang pag when we say enter into the Word. Because God wants us to equip with His Word. What we know, yan sa last sa slide natin, what we know, what we believe, we need what we know, we need to believe it, we need to walk on it, and we need to live according to it. Ang kung ano kasi ang kaisipan, na laman sa kaisipan natin, lalo na ang mga hindi nakalinya sa Word of the Lord, is very dangerous. So, nagiging mixture ang nilalabas nating word. Kaya pag nag pag mag, halimbawa magtuturo man tayo, pag mixture tayo, nandoon din kasama doon yung mixture doon sa tinuturo natin. Very dangerous. Kaya we need to be very, very vigilant in a posture na kailangan natin clean tayo, uncontaminated. Yung mga petty things, wag tayong mag-ano ng mga kunting bagay, i-issuehan mo. Yan ang mga nakaka-stress sa atin eh. We need to manage our stress sa mga panahon na natin ngayon. So pwede pang isa bago tayo magtapos. At naniniwala ako na para malakaran natin ito. Number four, what must we do in this Kairos time of God? Number four, maintain a good fellowship by communicating with those in your life's group or cell group. So care group, honorable relationship, accurately connected people, covenanted people. Ito yung mga ka-covenant sa church, ang mga kaibigan natin, yung mga nangangailangan din ng Christ na ikaw ay magiging sisidlan, ikaw ay magiging instrumento ng Panginoon para sila ma-infusan ng life, ng strength. Kailangan din yun. Pero dito sa pag sinabi nating fellowship, ang fellowship natin, dalhin na natin to the next level, is just about partying. But it's about infusing strength to everyone or infusing life to everyone to bring it to the whole new level. That fellowship must be for advancement. Fellowship must be for strength. Fellowship must be for infusing life na yung kapatid. Yung tinuro ni Mama Lani, Pastora Rena Joyce, kung narinig natin yon, na ang fellowship, pag pumupunta tayo sa church, kailangan na yung kukunti nating na-regain, na-save, na-conserve na kalakasan, makapag-infuse pa rin ng kalakasan sa loob ng iglesia. Hindi ka doon mag-drain ng mga kalakasan. Hindi tayo doon mag-church para mang-drain ng kalakasan ng iba. Eh, kukunti na nga lang ang natira sa iba, mang-drain pa tayo because of our misbehavior, the way we behave ourselves. So, hindi na yun. I believe naman, wala na nun sa atin dito. Yung behavior natin, titingnan natin, mag-evaluate tayo, i-judge ourselves. We need to know how to judge ourselves in line of the truth bago tayo, kasi pag ginajudge natin ang sarili natin, ang iba hindi tayo i-judge. It means lang, kung nag-i-evaluate tayo sa sarili natin, hindi tayo ma-misjudge man tayo, okay na yun sa kanila na yun, basta tayo tama pa rin ang reaction natin, ang posture. So, i-judge ourselves. Pag may binaba na truth, pag may binaba na truth ang banal na Espiritu sa atin, mag-evaluate tayo. Lord, mayroon pa po ako ng ganito. O kung mayroon ng ganyan, ang conscience mo nag-i-speak, o conscience natin nag-i-speak na mayroon pa nga ako ng ganito, munting ganito, may sabit pa nga ako sa ganito. Immediately, O Lord, magre-repent po ako, babaguhin ko po ito at tulungan mo po ako. Punuin niyo po ako ng biyaya at ng grasya na madala ko po ito sa new level ng pagbabago. Ganun, hindi na magre-react. Ako ba mayroon ng ganyan? Eh, ikaw, hindi mo ba nakita
nakita yun sa iyo, ako lang ang nakita mo, ay nako talaga naman. We are giving advantage to the enemy pag ganyan ang ating mga reaction. So pag binabasa atin ang word ng banal na spirito, halimbawa dito sa Bible study natin, pag may nag-resonate sa iyo na word at pag may na-capture ang spirit sa iyo, ang spirit mo na word, na rebuke sa iyo, oh, immediately evaluate yourself. Oh, ito nga ba, controlling pa ba talaga ako? O nagmamanipulate pa ba talaga ako? Huwag mong irrationalize. Kasi pag nirationalize natin ang sa salita ng ang Holy Spirit sa atin, ang concession natin hindi magsisinungaling. Pag ganyan talaga tayo, ganyan. Ang Holy Spirit, lalo na pag ganyan talaga tayo, ganyan. Now, ilinya natin ang sarili natin doon sa, no, sa salita, sa truth. Huwag tayong irrational. Hindi, kasi ganun lang talaga ako. Ganun lang. Kasi ang good naman ang intention ko eh. Ang intention is different from... Si Lord nga ang nag-judge sa atin sa puso. Pero tayo din, maging intentional tayo na oo nga, may sabit pa ako minsan sa asawa ko. The way I honor our pastor, may sabit pa. Kasi na minsan mayroon pa rin akong tampo-tampo sa kanila. So, pag may sabi tayo na ganito, be true to yourself, be true to ourselves. Walang iba. Kasi expose natin ang sarili natin in line of the word kaysa ang Diyos ang mag-expose sa atin to the whole new level. Mas mahirap. It's a breaking scenario. Lalo na ngayon, we are praying for a cleansing to every home, to every household. May exposition na gagawin si Lord sa mga wrong thing na ayaw natin magpadil. So ito na, i-expose na natin ang sarili natin sa Panginoon. Lord, here I am. I am exposing things that nakaugalian ko noon na makakasabotahe sa akin at sa whole generation ko. Baguhin mo po ito. Tulungan mo po ako kasi babaguhin ko po ito. Magre-repent po ako. At ito po ay hindi ito makakatulong sa amin. Ganon, expose it kasi ang mahirap ang tayo ay ma-expose na sa labas kasi hindi tayo nag-take heed sa mga paunang sabi pa lang sa atin ni Lord. Ngayon, iba na ang dimension sa church. Iba na ang dimension sa church. It will never be tolerated. Ang mga bagay na misbehaving, ang mga crossing of boundary, kung mayroon sa church man dati, hindi na ngayon pwede. Kasi iba na ang dimension. Pag nag-face to face tayo, whole new level, it is now kingdom. The kingdom and the spirit of fear of the Lord is going to enhance to the church. Kasi paano tayo magiging benchmark, standard bearer of the world on the earth pag hindi tayo nag-behave ourselves as royal and regals in what is divine? Paano tayo magiging representative ng kingdom kung hindi tayo mag-behave ng mga sa ating mga sarili? So, ito ay ikakat natin ngayon ang ipapadala ni Pastor Jerry yung PowerPoint para mabasa nyo na po yung others. Yes. Para, I believe nilakara na ito ng bawat isa. Ito naman, simple, napaka-practical, walang mahirap. Kaya nagiging mahirap kasi ayaw natin mag-start ng mag-umpisang lakaran. Pero ito, naniniwala ko na itong siyam na to na lakaran naman ng halos bawat isa. Ano ang gagawin natin? Bring it to the next level. Bring it to the next level. So, yun lang, maging deliberate tayo. Ano ang covenanted relationship? Not necessarily na mag-face to face. Ang connectivity naman is in the spirit. Yeah. Ang connectivity is in the spirit. Like us, halimbawa, kami ni Pastor Arena Joyce, ni Mama La, bihirang-bihira ko siya makausap sa ano, siya lang talaga siya mag-message kasi kailangan niya sa nagko-communicate lang kami ngayon sa meeting, sa mga meeting. Pero my connectivity is, I can say it's accurate because ang connectivity is sa spirit. Kahit na magkita-kita tayo lagi-lagi kung ang connection natin na hindi naman accurate, it's something, wala pa rin mangyayari. Kaya nga, connect, learn how to connect accurately sa spirit. Ang honor, accurate, lahat yung kasi whatever Pastor Jerry and I has been secured through our forefathers in faith, you are also can be secured it as well to your generation. Kaya ang connectivity ay importante sa bawat isa sa atin. So see you on next Friday at review natin itong itutuloy natin ito, mag-start tayo doon 5 to 9. At ang encouragement ko po sa bawat isa, yung peace
PFC natin, Peace Family Culture na lesson, ang mga tatay ng tahanan mag-rise up na doon hanggang doon sa challenge. Yung ba yun na yung maging devotion natin as family? Pakinggan ang mga lesson at ire-echo natin sa mga bata, sa mga anak natin. Yung bang kung sabay-sabay makinig at yung question and answer doon natin na challenge, yun na rin ang maging form of fellowship. Why not do it once a week time, weekly basis, para mas lalong mapatibay ang ating inner man. Yun ang ating gagawin. So God bless us all, and we are missing you dearly sa ating face to face, but we cannot of course violate the government and the official announcement na yung below 50 pa rin. Kaya hindi tayo maka pag face to face pa. So mag-announce na lang kung kailan ang face to face, pero habang di pa nakapag face to face, ang ating mga posture, ang ating mga relationship intact, ang ating mga connectivity intact, at ang ating mga pag-i-evaluate sa sarili in line with the word of the Lord. Kasi kailangan natin ito maging accurate tayo nito. So maraming salamat sa tiwala. Pinapasalamatan namin lahat kayo sa inyong suporta at pagiging kalakasan sa amin ni Pastor Jerry at sa tiwala. Inulit ko, hindi po ako galit. Yun lamang ay ano lamang ko, yung trabaho lamang po. Ako po ay announcer lang, commission lamang ng Holy Spirit para lahat tayo. Ang desire, I have nothing but my desire is to see you all at the top. Yeah. To see you all at the top. Pag sinabi natin at the top of where God positioned us to be, that is the only desire I have. Kasi at makita namin ang bawat isa na nandoon, namamayagpag sa kanilang mandato at accurate nila itong ginagampanan, at sabay-sabay tayong makafinish nito ng may kalakasan. Bago man tayo mag-expire, at least we can face God na sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Alleluia. Okay. So, trabaho lamang po. Walang personalan. Ang mga relationship sa mga mag-asawa po ha, i-ano natin, enhance natin yung partnership natin. Kasi we can never become partner of the Lord accurately kung ang sa asawa natin ay hindi tayo accurate makakapag-partner. Logically speaking, paano makapag-partner ang Holy Spirit kung ang sa mismong asawa natin hindi tayo makapag-partner? So i-master natin yon, and I believe we are able to bring it to the whole new level with the Holy Spirit's partnership in our marriage. So we love you all and we miss you dearly. Okay. Nandito si Pastor Jerry. Opo. I-share ko lang po yung file dito sa GH Tribe, Jubail. Kunin niyo lang po doon yung complete copy para at least po ma-review natin po yon, yung mga pointers na kailangan natin pag-aralan. At yung as much as possible, every time that we're going to gather, small gathering natin, make sure na dapat nagpapalakasan tayo. Yung ating number 4 na pinag-usapan, yung care group, that we make sure yung ating group association, we strengthen each other, kasi tayo rin mag-benefit nito. If everybody in the group is strengthened, lahat tayo, they can also strengthen us. Hindi po the other way around. So every time that we are gathered, make sure that we, ang ating point na pag na dapat gagawin is to share life unto them so that they too will also benefit dun sa sincere natin. Hindi po detrimental. We must not share yung mga problem that can cause them to be contaminated, or pwede tayong mag-share ng ating problem prayerfully, in confide lang natin sa kanya, and we need to ask God to pray for us. Batayan po natin to, because yung ating ka-associate, kailangan sila po ay ma-strengthen. That will also benefit us. So yung ating group, we make sure na every time that we gather, we make sure that it is life that we are going to impart dun sa bawat isa sa kanila,
para sila rin ma-strengthen. In that way of doing it, pag sila na-strengthen, they can also strengthen us. So we just harvest what we sow. So if we're sowing life unto other people's life, life din ang ating i-harvest sa kanila. So we will also benefit from what we are sowing. Remember, we reap what we sow. So ito po ay napakaganda na every time that we gather, as much as possible, kung pwede lang natin may contain yung mga dapat na hindi makakapag-produce ng life, i-contain lang natin ito and consider it prayerfully. But as much as possible, life dapat ang ma-share natin. Encouragement, ma-share natin sa kanila. For us to show unto their lives, especially pag marami po tayo, now that marami po tayo, halimbawa, yung 3 or 5 people that are gathering and we can impart life, and that is really a good thing. Okay? And even sa mag-asawa, na kung meron po tayong fellowship, as much as possible, hindi yung contention ang pag-uusapan natin, but yung we can encourage one another through the word para we can harvest more. So pag na-strengthen yung ating partner mag-plant din sa atin. So ibig sabihin, para ba yung level na you are putting strength and nagmunga yun sa kanya, he can put strength to you, mamumunga. So both of you are rising up together by simply talking to each other. You stir up your spirit of one another. Avoid things na pag-usapan natin yung problem. No, if there's a problem, ito ay consider natin prayerfully coming to the presence of God and pray for it. Naalala po natin, tinuro ko natin sa Matthew 18, na sinabi po natin, anuman hingin natin sa panalangin, God will going to answer it. So if there's any problem, any issue, kailangan i-inano natin yon, idulog natin sa Panginoon. Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6, chapter 4, verse 6, sabi niya, do not be anxious about anything else, but by prayer and petition, present your request before God. So ito po yung dapat natin babantayan, especially between husband and wife, na both of you are always strengthened. Pag mayroong problema, ilapit natin to sa prayer para po may strengthen ang bawat isa sa atin. If there's a problem, wag yung pag-usapan ng problema. Go first to the presence of God, consider it prayerfully, then after you know, mag-pray, saka kayo mag-usap, ano ba yung tinanggap mo tungkol sa ating problema? Then encourage one another. Then in that process, both of you are strengthened. Amen po. Di na po ako. Tumagal na po tayo. I pray na lahat talaga tayo may strengthen. Lahat tayo ay mag-receive ng life at lahat tayo mag-benefit dito sa season na to na we are having right now. So ako po ay magpapaalam ng early dahil po may meeting po ako at mag-pray po lang tayo ngayon ng saglit bago tayo mag-sialisan. Then i-end ko na po yung meeting after ng prayer. Okay po? Para po makapag-ano tayo sa ibang gawain. Amen po. So, Father, in the name of Jesus, we pray for right now that each and every one of us will be prepared and will be ready, and each one of us, O God, Lord, will become a candidate, O God, Lord, of the final outpouring of the Holy Spirit. Cleanse our life, O God, Lord. Teach us, Lord, how to maintain, O God, Lord, our good fellowship, O God, Panginoon, that we can really strengthen each and every one of us, that we can impart life, O God, Lord, that we are in the position that we can be in a right posture, O God, Lord, before you, in the mighty name of Jesus. Lord, make our spirit strong. Yes. Lord, reminded us, Lord, that your very presence is strong in this time of period, O God, Lord, because, Lord, you are preparing us, O God, Lord. Give us the wisdom how we can cater life and give life, O God, Lord, plant life and contribute life, Lord. Yes. I pray right now, Lord, that your wisdom and knowledge should be upon each and every one of us right now, in the mighty name of Jesus. Okay. Strengthen our spirit right now. Yes. Cause us to rise up in the dimension of the spirit. Cause us, O God, Lord, to be strong in our inner man, O God, Panginoon, right now. Let there be hunger and thirst, O God, Lord, for your very presence and for your word right now, in Jesus' mighty name. O Lord, I pray that each one of us, O God, Lord, will be positioned right before you, O God, Panginoon, that you can, Lord, build us
each and every one of us right now in the mighty name of Jesus. Cause us, Lord, to be buildable, O God, Panginoon. Cause us, O God, Lord, to be redefined by you right now in the mighty name of Jesus. Give us a teachable heart. Give us a teachable spirit, O God, Lord. Yes. Cause us to be humble before you, O God, Panginoon, that you can, Lord, speak unto our life, O God, Lord, and align our life unto it right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po at good day to everyone. At God bless po sa bawat isa. Okay lang po, i-close ko na yung ating meeting. May pending meeting po ako after this. Kaya po. Opo, salamat po. Salamat po. Thank you very much. God bless. And be blessed po.